Hello, future home buyers and kabahay. 9,000 monthly down payment and 12,000 monthly amortization sa Pag-ibig. Yes na yes, mga future home buyers and kabahay. Meron tayo na 2-story duplex, 2-rooms unit dito sa General Trias Cavite at ang lapit nito sa Robinson General Trias Cavite. Tara, tapusin natin itong house tour ito para sa future dream house nyo. So ayan mga future home buyers and kabahay, again, before po tayo mag-house tour, I'm Randy Salvador. May wife si Julian Salvador, this 2024 kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. So ayan, meron nga po tayong affordable, syempre marami tayong naging videos this past few days na property dito sa General Trias Cavite. And may nagtanong, meron pa po ba tayong affordable? Yes, ito nga po yun, na 2-story duplex rooms unit. Duplex na po ito, may parking space kayo sa gilid and 9,000 lang po ang monthly down payment. Monthly amortization naman sa Pag-ibig is 12,000 only. Diba? Ang ganda nito, ang lapit sa Robinson General Trias, walking distance yung school. Ang lapit din po nito sa National Road natin. So ayan mga kabahay, before tayo mag-house tour, ito nga po, andito tayo ngayon sa Verdanza Homes located at Barangay Pinagtipunan, General Trias Cavite. So ipipicture natin today na 2-story duplex rooms unit. I mean lot area siya na 58 square meter and the floor area naman po is 45.5 square meter. Provision po siya for 2 to 3 bedrooms. May 1 toilet in bath na siya. Tulad nga pa nasabi ko, duplex po siya. May parking space po tayo sa gilid. Tara po, house tour tayo. So yan po, mga future home buyers, nandito nga tayo ngayon sa Verdanza Homes. So sa mga naghahanap ng 2-story duplex rooms unit and aside from that pre-selling, kaya napakamura po. Ito na po yun, kung makikita nyo naman yung design. Yan, familiar naman siguro halos lahat ng mga future home buyers natin dito. Ayan po yung dito tayo, yung modern design naman, yung color niya and mataas din po yung ceiling. Ang kagandahan nga nito is duplex rooms unit, may parking space po sa gilid. Yan. So yung frontage natin, kung makikita nyo po, meron pa po tayong 2 meters na frontage natin na pwede natin gamitin for the future expansion or for the landscape garden kasi meron na tayong parking space sa gilid. So duplex rooms unit, ito po siya. Yan. Kung makikita nyo, ito po yung hatian natin dito ng ating kapitbahay sa duplex natin. So may space pa tayong parking space dito para sa mga MPV natin, sedan, kasya po yan dito. Di ba? Susukatin ko, ahakbangan ko simula dito hanggang doon sa perimeter firewall natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Ba? Pitong hakbang ko po 'yan, mga kabahay. 'Di ba? Ang ganda. Naka-duplex kayo na sa General Trias Cavite. And napaka-affordable kaysa dumayo tayo or sa mga nalalayuan po sa Kanaik, Cavite. So ito po, duplex na rooms unit na 'to na almost same price po. Kaibahan lang po dito, may down payment. Yan, syempre once duplex na rooms unit, tingnan niyo naman yung mga bintana. 1, 2, 3, 4, 5. So syempre well ventilated dyan kasi duplex. Yung space kasi natin itong kinakatayawan ko is wala yan nakaharang nakatabing bahay. Ayan po yung duplex naman. Kaya well ventilated siya and source of natural light is maganda po. Tara po, pasok tayo sa loob. So ayan, this is our actual turnover po. So yung i-featured na nga natin dito, ito yung binibideo po natin today. Ito na po yung deliverable unit po sa atin once mag-avail po tayo dito sa Verdanza Homes po. So duplex yung rooms unit. To be honest, medyo mababa po ang ceiling dito sa ground floor natin. Totoo naman po yan. Sa mga project ni Epic Homes, medyo mababa po talaga yung ceiling. Pero when in terms of price, when in terms of location, yes, ang ganda nito. So yung pagpasok natin, ang pintuan natin is common wood po yung ginamit natin dito. May bintana tayo dito, yung metal casement natin, ayun na po yan. Na parang nakagrills inside siya. So in terms
When in terms of security, safety, safe na po tayo dito. Di ba? Then, gawa naman po ng bahay natin dito is a conventional. So, ginagamitan po ito ng mga poste and biga din po. Hollow blocks po yung gamit natin dito. Sa pagpasok natin, this is our living area. So, ito yung magiging living area natin eh. Yan. Pwede tayo sa model house ito, nilalagay ng TV dito. Yan. So, may outlet na kasi tayong dalawa rito sa may living area na area. Then, may mga electrical switches na rin po tayo rito. Then, pagpasok natin dito kasi almost, para kung makikita nyo, parang nakadivide na siya eh. Yan, ito na po siya. Ito yung ating pinaka dining area naman natin or kitchen area po. Diba? Ngayon, susukatin natin yung lapad kanina ng magiging living area natin. Ha? Para makita natin, makita nyo po kung gaano ba yung kalaki yung abil natin property rito kahit di pa po kayo nagtitripping. Yan. So yan, yung lapad niya, simula dito sa pader natin na ito hanggang sa may ilalim na hagdanan natin is 3.8 meters. Ayun yung pwede natin gawing living area kasi ito naman kasi yung division natin. Sa kinakatayuan ko naman, 3.2 meters naman po iyan. Diba? Ayan, dito makikita nyo yung gaano kalapad. Then pagpasok nyo kasi nakadivide po ito, ito naman ating kitchen area. For the kitchen area, 3.9 meters yun, no? Kitchen area. Yung lapad niya, 2.2 meters, di ba? Imagine that. Lawak po, di ba? Ngayon, sukatin din natin yung bintana natin kung standard rin po ba yung pagkakagawa ng ating bintana. So, ayan. 118 centimeters. So, medyo binitin siya sa 120 centimeters. Pero, 2 centimeters lang naman yung difference niya. Okay pa rin po. Yung taas niya naman, 118 cm din po. Same po siya. So, medyo nabitin lang po tayo. Pero okay pa rin, di ba? In terms of ano naman, malawak pa rin, ventilated po. Yung binta, yung ano naman natin, pintuan po natin, from Hamba. Yan, dito tayo sa labas kasi di ko siya makita. Yan, 85 cm naman po. So, pasok pa rin naman siya dito sa Pilipinas kasi 80 to 90 cm yung mga standard ng sukat ng pintuan natin. Yan. Dito po, meron tayong one toilet and bath. So, one toilet and bath natin na to, lapad niya. Malapad. Pahaba po yung ating toilet and bath dito. Maganda rin po. Tsaka mataas po yung ceiling ng toilet and bath natin dito. So, naka-tiles yung ceramic tiles. Yan po. Tsaka yung flooring natin. So, yan po yung ginamit na tiles tan. Mataas na rin po, nakakalahati. Complete toilet features na rin po to sa turnover natin. Single flush step nga lang po itong ating water closet. Pero may bintana din po tayo dito na awning na nabubuksan for ventilation po. Yan. So, yun naman po yung ano natin dito. So, kung gano'n ba kahaba ito? 2.2 meters. Di ba ang haba niya? Yung lapad niya naman is 1.2 meters. Ganda? Okay ito? Then, pintuan natin is a plastic PVC po. Pati yung hamba po natin. Yan. So, pagpasok natin dito, aside from kitchen countertop, nandiyan na located, di ba? May bintana dito, may bintana din po dyan. Meron pa tayong service area kung saan natin makikita o yung pwede natin gawing laundry area po. Yan. So, ayan, dito naman siya yung laundry area natin. So, ito yung perimeter firewall natin sa kapitbahay. Nandito located yung ating laundry area and the service area. Di ba? Ang laki pa. Almost 2 meters pa po itong service area natin sa likod na pwede natin future expansion, extend natin yung kitchen. Ganda, di ba? Kasi naka L-type pa siya kasi duplex twin rooms unit. Ang ganda po nito sa mga naghanap ng affordable dito sa General Trias, Cavite. Ito na po yung chance yung mga kabahay. Tara, second floor po tayo. So, yan po. Proceed naman po tayo sa second floor. Sa second floor naman natin, ito yung makikita natin bago tayo umakit sa second floor. 1, 2, 3, yan tatlo po ina yan is cementado na pwede natin siyang gawing tiles. Diba? Then yung succeeding naman natin from railings in the footsteps natin is wooden po. Tara po. Yan, sukatin naman natin yung pinakalapad ng ating hagdanan para makita nyo rin po kung gaano ba siya kalapad. Yan, 90 cm. So malawak din po or malapad din po yung stairway natin. Wow! Okay na okay ito. Sobra. Para sa 12,000 monthly down pay, a monthly amortization, winner po ito, mga kabahay. So yan, dito sa second floor,
Katulad nga po na sabi ko, is provision siya for 2 to 3 bedrooms. Kaya po dito ang tatlong bedrooms natin. Mataas naman po yung ceiling natin dito sa second floor. Ito naman yung kagandahan. So, mas mag-partition nga tayo rito. Like for example, partition dito sa harap, partition sa likod, parehas po siya may bintana. Kung maglalagay naman tayong isa pang bedroom dito, may bintana din po siya. Di ba? Naka-ready na rin po yung ating mga electrical switches para sa turnover natin. Ngayon, sukatin natin itong bintana na to. Yan, dito, 135 cm. So, mas malaki siya kaysa sa baba. Yung haba niya. Yung taas niya naman, 98 cm. So, yan, ang ganda. Ang haba niya, di ba? Yung sa frontage sa harapan natin. Then, yung bintana naman natin dito sa may gilid, yan, 88 cm po siya. Dito naman po is 96 cm. So, hindi siya parehas. Or yung ano natin, ito naman yung ano natin dito. So, yung sa kabilang side, medyo maliit nga lang. Pero dito sa dalawa, sa front and back natin, ang haba po ng bintana natin. Yan, kung makikita nyo, may space pa tayo, may lagay pa tayo ditong parang railings or safety, ano natin, para sa mga chikitings or para sa atin po. Ngayon, tingnan naman natin yung lapad nitong ating kabahayan mismo. Yan. 5.3 meters po yan. Dito sa taas, yung pinaka kwadrado niya. Yung haba niya naman po, yan, 5.3 meters din po siya. Yan po, 5.3 meters. Same naman po siya ng size, haba at lapad nito sa dito sa taas. Yan. So ngayon, pag-usapan po natin yung price ng nito po. From reservation and total contract price, record income. Tara po. So yan mga future home buyers and kabahay. So nakita nga natin yung deliverable unit or actual unit ng once mag-avail tayo dito kay Verdance Homes. Di ba? Nakita rin naman natin. So available po ito through Pag-ibig Financing. So welcome naman po dito lahat ng ating home buyers, local employed, seafarer, government employee, OFW. Welcome na welcome po mga kabahay. So yung total contract price nyo po or sample computation nyo po, ilalagay ko dito sa gilid para mas makita nyo po yung kabuuan ng total contract price natin or the computation natin for the total contract price or reservation fee, down payment term, monthly down payment, and the required income po. Yan. Then, once makita natin, syempre, once nakita nyo yung computation, pasok ba sa budget nyo, lalagay ko naman po dito yung amin yung contact number namin para mas madali nyo po kaming ma-reach dito sa property na pinipicture po namin dito sa Verdance Homes, mga kabahay. And kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa amin or napapadaan sa aming YouTube channel, hit like, subscribe, and pindutin nyo na rin pa yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Again, I'm Rando Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2024. Kami pa rin po ang susi at tulay. Natungo sa pangarap niyong bahay. Salamat!